Our dependable Bayong is getting an upgrade. Pinagaganda yan ng isang artist para lagpasan ang pinagdadaanan niyang pagsubok. Darwin Quirino reports. Mga makukulay at namumukadkad na bulaklak. Mga nagagandahang imahe ng mga babae. Sa ganda ng mga designs na nakapinta sa mga bag na ito, sino mag-aakalang may dinaramdam ang may gawa nito? Ito si Tin Pamilar Sarmiento. Pamilyar ba ang mukhang ito? Meet Tin, a fighter, a warrior, a dreamer. Sa likod ko ay mga nagagandahang Bayong Arts Bags. At ang mukha sa likod ng mga obrang ito ay si Tin Sarmiento. May bit-bit siyang inspirasyon para sa inyo. For sale, hand-painted bags, aka Bayong Arts. Sa Facebook page na Guhit Pinas, ibinahagi ni Tin ang kanyang mga obra, ang tinatawag niyang Bayong Arts. Pero, hindi lang basta-basta hobby ang pagpipinta niya sa mga bayong. Nakasalalay raw ngayon ang buhay niya rito. Hi, I'm Tin Sarmiento at ito po ang aking mga Bayong Arts bag. Ibinibenta niya ang mga bayong na may hand-painted designs para masustentuhan ang kanyang dialysis at maintenance na gamot. Ito si Tin noon. 20 years old pa lang siya nang magsimula siyang mag-dialysis dahil sa kidney failure. Ngayon, 31 years old na siya at patuloy pa rin siyang nakikipaglaban. Halos 11 years na raw siya nagda-dialysis at ngayon, umaabot na raw sa 18,000 pesos ang gastusin niya sa kanyang gamot kada araw. Tatlong beses sa isang linggo siya nagda-dialysis. Pero kailan lang, nagkaroon na naman ng komplikasyon sa thyroid at nagka-pulmonya rin si Tin. Kinailangan siyang i-admit sa ospital. Pero para mabawasan ang gastos niya sa ospital at bayad sa mga doktor, ang mga kaibigan niyang nurse at doktor ang mismong pupunta sa kanilang bahay para ipagpatuloy ang kanyang gamutan. Sa totoo lang, ayoko na talaga, ayoko tumingin sa mga salamin kasi iba na po talaga. Iba na yung tsura niya. Tsura po. Sa kwento ng pinagdadaanan ng karamdaman ni Tin ngayon, maraming netizens ang na-inspire na bumili ng kanyang mga bayong bags. Mas na-motivate ako na lumaban pa. Kasi nung mga nakaraan talaga, nahihirapan po ako. Parang napansin ko, bayong yung pinakamadaling i-paint para sa iyo? Hindi naman po. Parang mas ano lang po siya ngayon, trend. Kahit di po kayo marunong mag-drawing. Mag-drawing po kayo. Mag-paint po kayo. Mawawala po lahat ng mga sakit na nararamdaman ko ninyo. Sa isang araw, tatlong bag ang napipintahan ni Tin. Pero depende pa raw ito sa kanyang kalagayan. Dahil minsan, hindi na rin kinakaya ng kanyang katawan. Sa unang post ni Tin ng kanyang mga bayong arts sa kanyang Facebook page na Caps, Tin's Arts and Crafts, 400 likes lang ang page niya. Ngayon, 10,000 likes na agad as of June 10. Kaya sabi nga ni Tin, laban lang! Kung gusto niyong bumili ng mga bayong arts na nakikita niyo sa aking likuran, punta kayo sa Caps-Tin's Arts and Crafts. Nasa Facebook po siya. At kung di po kayo bibili ng bags pero gusto niyo pa rin siyang tulungan, pwede kayong pumunta sa fundraiser for Tin's Kidney Transplant. Sa mga kapwa ko po na mga kabato po yung tawag na sa mga nagdadialysis or may sakit sa kidney, alam po pong mahirap physically, mentally, emotionally, at lalo na financially. Pero laban lang po tayo. Ano man ang iyong pinapasan,
Hindi ito hadlang para gawin mo ang ninanais ng puso mo, gaya na lamang ng ginagawa ni Tim. Dahil ang kagandahan ng buhay ay nasa pagdadala. So, keep calm and carry on. This is Darwin Quirino and I stand for truth.